Hi guys, good evening. It's been 2-3 weeks since I made my last video, and I'm happy to announce I already have a mini microphone. Yay! Sana malakas na yung boses ko this time. Walang edit. Okay. So in this video, I made something kakaiba, which is hindi ko inimagine na gagawin ko to until I reach my age at this time. Or in before, kapag nakakita ko ng tao na may ganun, sabi ko, ay, parang addict. Or, ay, ba't yan nagpalagay siya nun? Parang andumi. Pero as you become older, habang tumatagal, nagbabago din pala yung pananaw mo tungkol sa ganung bagay. And in this video, I'll be showing you about what I did to my uncle. Not to my uncle, but to my uncle. Later on, I will show you in this video. So thank you for watching and for subscribing as well. And enjoy watching this video. Keep safe, everyone. Yo, bro, who got you smiling like that? Like, kill the lights, so baby, close your eyes. The way you're looking at me, you got me mesmerized. Dalawang ano, mother and child certificate as infinity certificate. Pangalan siya. Maririn niya, iyak ako siya. Diba? Ilang oras kaya natin gagawin niya. Pag-ignan lang siya para sa siya. Ampong sago ko. Kung alam pa, sa slow mo yan eh. Sa slow mo yan. Hindi rin sa yung yan eh. Dahil kahit saan ako mapunta, palaging mawag ang puso ko. Yan ang susundan mo. Ah, nakadikit siya dyan. Hindi ko kinusto ang ilayo. Ako sa'yo mahal. Ngunit ito ang desisyon ng tadhana at may kapal. Alam ko di ako'y magtatag.
sa akin tabi, kaya di na mapigil ang luha. Gusto kitang makapiling, mayakap, mahalikan yun, lang di ko pa makuha. Dahil ilang kilometro at kaya ang ating distansya at ating pagitan. Pabuhulil ako sa iyo, yan ang resulta ng aking bigla ang paglisan. Di ito madali para sa iyo, ngunit mas hindi madali ito para sa akin. At alam ko, hindi tayo magkakalapit kahit sa isa libong dalangin. Nadadama ang lungkot at buot, hinagmis at ang paggabi ko at pasakin. Ngunit gaano ka man kalayo sa aking puso, palagi ka ditong malapit. Sa alaala na lang bakita mo lima kakayakap. At sa gabi nakatitig sa mga larawan, nakatabi ko sa aking kama. Nakatingin at tinatanong dito na lamang ba tayo magkakasama. Nasa malayo na ang aking katawan tao at parang pinipilas. Dahil puso ko'y nagiwan dyan sa'yo sa Pilipinas. Bye.
isa pa lang yan? 7 na red. Ah, ano na yan? Isang ganyan. Magkakapatid din na mama? Pagtagpaman din doon. Matigas yung katawan niya pagdating sa galaw ng motor. Bigla na lang nawala. Supporta daw sa likod. Sa lahat ng tao nandito, aaminin ko ikaw ba ang ganyan. Hindi, hulog siya. Ang
Tapos na your day. Hindi ko alam. Yan? Ice bullet. Video mo ate. Ikaw naman mag-video. Send mo na lang sa akin. Yung may pa-TikTok. Phone ba ito? Send mo na lang sa akin, bro. Nakita. Nakita. Madala. Basta pag hindi, pag malayo, pag malayo, parang ano lang. Ganyan. Time. Pati yung mother and daughter, mother and child. Pero pag titingnan mo na malapit. Rain on me, tsunami. Heads up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Guys, I made my first tattoo and I put it there here in this area. Dun 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 dun. Ayan na siya, ang aking first ever tattoo. I decided to make it there as anklet tattoo kasi mahilig naman ako maglagay na anklet na lagi napuputol. So ayun, nilagay ko siya dyan. Yan, medyo masakit pa siya konti. There. The pain is worth it naman. Kasi nagustuhan ko yung kinalabasan. Para lang siyang tali. Yan. Minsan mapapagkamalan mo siyang strap pag naka-sandals. Yun. So, that's it. Ay, nakuha ko na kung bakit nagpapalagay ng mga tattoo ang mga tao. Not because trip-trip lang nila. May mga meaning din kasi siya. Like what I did, bakit ko pinalagay yun sa part na yun. First, dahil gusto ko lagi may anklet. So, kaya dinicide ko siya na dun ilagay. Then, the second meaning na pinalagyan ko ng anklet tattoo, yung part na yun ng body ko is, they are the names of important people sa buhay ko. Na, hopefully, soon makakasama ko din sila. My kids, there they are. See, okay, so thank you for watching and sa mga gusto kong magpa-tattoo, carry lang. Masakit, para kang nag-labor in my case, para kang nag-labor ng very, very light. Pero after the painful experience, masaya naman. Lalo na pag
maganda yung kinalabasan ng tattoo na ginawa ng artist sa'yo. Like, saan nangyari sa akin yung anklet? There you go. Sorry. Ayan. Diba? Happy naman ako. So, keep safe, everyone. Bye for now. See you in my next video.